Hello! Hello! Magandang araw sa bawat isa! Blessed day to all! Blessed day! Yes! Kamusta po kayo? Kuya Erwin, si Torska, Kuya Bong, kamusta po kayo? Good naman, Jerry. Kamusta? Yes, okay naman po. Alam mo, Kuya Bong, Kuya Erwin, si Torska, no, meron tayong mga request na natatanggap. Kung maaari daw, ay pag-usapan natin itong paksa or topic about children with special needs. No? Ano ba daw ito? What are the facts, the myths, the misconception, at ano po ba daw ang tamang pamamaraan upang sila ay pakitunguhan, ano? At tayo naman ay talagang blessed dahil may makakasama po tayo ng mga special education teacher. Yes, nandito po sila. Unang-una, no, ipakilala lang po natin. Unang-una, kasama po natin si Kuya Pierre Yoro or Kuya PG. Ako, alam niyo ba, Kuya Bong, Kuya Erwin, si Setoska, nasa US pa siya, ha? Hello, Kuya PG. Hello, kamusta kayo? Yes. Yes, kamusta? Thank you for joining us. At syempre, no, kasama din po natin si Ate Kim Go Santos, no? Yes, siya rin ay isa ring special education teacher na nandito sa Pilipinas. Yan, kasama natin sila. Hello, Ate Kim. Hello, welcome. Po. Yes, oo. So, simulan natin siguro, no, itong ating pag-uusap by asking Ate Kim, mauna na po kayo. Ano po ba ang ibig sabihin nitong children with special needs? Okay, so magandang umaga po sa lahat ng ating mga manonood ngayong umagang ito. So, ang mga children po natin na may special needs ay sila po yung mga students natin or yung mga bata or persons po na meron pong diagnosis. Okay, meron po silang diagnosis at sila po yung mga binibigyan natin ng extra po na pangangailangan or meron po silang extra pangangailangan when it comes sa academics or minsan para mas maging functional po sa life. So, since broad po ang term natin na special needs, iba't iba po ang nagiging diagnosis sa mga students natin or sa mga children po natin. Yung iba po, diagnosed po sila ng may autism spectrum disorder. Yung iba po, diagnosed po ng mayroong ADHD or attention deficit hyperactivity disorder. At marami pa pong iba. So broad po itong term na to. So yan po, masaya po ako na madidiscuss po natin sa umagang ito kung paano po sila mapapakitunguhan po. Okay, maraming salamat Ate Kim. Si Kuya PG naman. Ano, i-Englishin ko ba to? I-Englishin ko ba? biro lang. Kayo po, Kuya PG, how do you define this po? Yeah, so basically siguro I agree with everything that that Kim yung mga sinabi po niya kanina. And good morning po sa inyo lahat. Sa akin from just to add dun sa sinabi po ni Kim, basically a child na merong special needs, iisipin niyo po siya in different ways, parang sa physical ba siya, meron ba siyang physical disability, meron ba siyang learning disability. Tapos, meron ba siyang behavioral disability? Meron din yung emotional. Yan, meron siyang ganyan na mga disability. So, it doesn't really fall into just one. It falls into one umbrella. Pero it has to be specified. Tapos, once it's specified, tulad po ng sinabi kanina ni Kim, once it's diagnosed, then we can target po, give strategies and tools as a team, not just, you know, yung mga parents lang or yung school lang, everybody na nandun sa buhay ng batang yun, will use these strategies po to help them cope with, you know, do sa disability nila. Para nga, ang tinatawag nga eh, we help them normalize in a way na yung kunwari meron silang inappropriate na mga behaviors, di ba? How do we change that? How do we, kasi ako as a teacher, ang sinasabi ko palagi sa magulang, merong inappropriate behavior, tapos ganyan na ba sila hanggang buong buhay nila? No, we help them replace those behaviors with inappropriate behaviors. And doon papasok yung
yung tools saka yung professionalism nga ng ano ng either services na sinasabi kanina ni Kim, yung services na kuno kailangan niya ng more speech ano speech help or more help sa academics, more, you know. So, ganun po siya. Yun po yun in a nutshell. So, Kuya PG and Kim, sa madaling salita, hindi mo pwedeng i-speculate, oh, mayroon siyang special need. Ito, may special need to. Kailangan talagang ma-diagnose. Yun ang sinasabi niyan, ha? Kasi minsan sa Pilipinas, sa amin, dito sa Pilipinas, minsan we just assume, eh, na pagka hindi ka komportable sa isang tao, pwede mo i-assume na, ito, may special need ito. Kaya, napaka-importante yung diagnosis, ano? Napaka-importante nun. So, kunyari, sa aming case, paano ba namin matutulungan yung mga ganoong mga bata para malaman agad? Para wag lang namin i-speculate na meron silang ganong karamdaman? Siguro po, kailangan meron po tayong mga observations at series of observations ito, hindi lang po sa isang situation or sa isang setting lang. Kasi minsan, let's say, malikot ng isang bata, may ADHD na yan. Diba? Yun minsan yung nakikita natin or laging malikot. Pero, alam naman natin na yung mga bata, natural po talaga sa kanila ang maglikot. Dapat nga po, mas magtaka tayo kung bakit, ay itong batang to, ba't kaya hindi siya malikot, nasa isang tabi lang siya? Diba? Kasi yun po yung normal. Tumatayo sa upuan, nagtatatalon, kapag masaya, sumisigaw, nagiging excited. So, yun po yung mga normal natin. So, yun po yung mga kailangan nating makita. Meron po tayong series of observations. And minsan, ang titingnan natin yung mga developmental milestones po ng bata, ibig sabihin, sa ganitong edad, ano ba dapat yung mga nagagawa niya? Sa ganitong edad, dapat nakakalakad na siya. Or sa ganitong edad, dapat ito na yung mga salita na nasasabi niya. Diba? Kasi minsan may ibang bata na delay or yung iba naman po advance. Or minsan, meron lang pong ibang mga sounds na hindi po maipronounce at this particular age. So, titingnan po natin kung far po ba sa developmental milestones yung development ng isang bata. And then, dun po makita natin na kapag may nakita po tayong delay, tulad nga po nung nabanggit po ni Kuya PG kanina, pwede na po natin siyang dalhin or i-recommend po. So, I hope na kapag nag-recommend tayo, maging sensitive din po tayo sa pag-recommend. Ay, hindi yung basta na, ay, ipacheck mo nga yan sa doktor. Eh, syempre, di ba, hindi naman din aware yung iba po nating mga parents, di ba? So, I hope na kapag meron po tayo mga na-observe na ganito or minsan mga off na behaviors, we can tell it nicely and based po sa mga observations po natin. Hindi lang po sa one-time observation sa isang situation po. May basis po talaga tayo. Naalala ko kasi sabi ni Kuya Erwin ng minsan, sabi niya basta gwapo daw at saka ano, mayroong special needs. Eh, kaya tuloy napapagkamalan ako eh. Pero hindi, kidding aside, kasi delayed yung speech ko eh. 5 years old na ako nagsalita eh. Kaya ang tingin talaga rin nung una sa akin ng mga magulang ko, may special needs ako. So, pero ano lang, speculative lang lahat. Walang diagnosis or whatever. Di ba? Ang hirap eh, no? Na Pidge, may ka sinasabi. Yes, siguro just to add on again, merong dito sa amin po, merong ano eh, dalawang different kinds of ano eh, diagnosis talaga. Meron yung medical side, saka meron yung ano yung sa school ano education assessment and diagnosis. So doon papasok yung individual educational plan ng para sa bawat bata na merong yung special needs. Hindi naka-base yung medical diagnosis talaga yung individual educational plan o tinatawag nating IEP, hindi siya naka-base lang solely sa medical diagnosis. Kasi yung mismong school or yung group of people na magtutulong doon sa mga bata, yun yung mag-a-assess. Extra assessment na yun doon sa school. So, meron mga tao na siguro akala nila, merong iniisip nila, puro medical lang yan, medical. Meron pang iba po na assessment sa school site. Basically. Jerry, tsaka yes. Tosca, tsaka Kuya Erwin, pwede ko i-follow up, no? Kasi, kunyari, sinasabi ni Pierre, diba, sa US, ano yun eh, context yun, na mayroong iba pang mga field. Came sa atin sa Pilipinas, meron ba niyan?
Ano? Usually po, sa atin, nagsisimula po ang diagnosis natin sa developmental pediatrician na kapag may mga na-observe po yung parents natin or yung mga people who are close po or close na contact po doon sa bata, nagsisimula po na po iyon sa pagpunta nila sa developmental pediatrician. And then from there, meron po mga diagnosis or doon po bibigyan ng diagnosis based sa observation. Though minsan po, hindi lang po ito one time na assessment kasi minsan hindi po agad nakikita yung mga symptoms. So minsan babalik po ulit sila after how many months and then doon po nakukuha ng mga parents and nung children natin or nung patient po kung ano po yung diagnosis po niya. And then from there, the developmental pediatrician po, magre-refer po sila ng particular services na kinakailangan po ng student natin. It's either pwedeng speech therapy, occupational therapy, yung iba naman po, physical therapy, or minsan po, meron po tayong special education services po. Yung tulad po ng nabanggit po ni Kuya PG, kapag nag-start na po tayo ng SPED na sessions po, dun po natin sila bibigyan ng IEP, mag-a-assess po tayo para mabigyan ng IEP yung isang bata or ng program. Kasi naniniwala po tayo na ang mga bata, iba't iba po sila ng skills, iba't iba po sila ng strengths, iba't iba po ng weaknesses. So, ang target po natin, particularly po kami, ni Kuya PG, is that kung ano po yung strength ng isang bata, gagamitin po natin to para ma-overcome po na yung weakness niya and at the same time, gagamitin natin to para maging functional po siya sa paligid niya or sa sarili po niya. And pero paano kung nyari, mahali no? Parang nyari yung wala ka masyadong pera. Kung nyari pamilya, medyo challenge na nga pati sa pagkain. Paano ba yan? Siguro sa atin po no, sa situation po natin sa Pilipinas, masasabi ko po na medyo pricey po talaga ang pagpunta pa lang po sa developmental pediatricians natin, pero para po siguro sa kaalaman po na iba po nating mga manonood, meron pong mga libre. So baka pwede po natin later, pwede po tayong mag-share ng mga group of doctors or parang sa mga hospitals po na pwede pong mag-provide ng mga free assessment. No, hindi po natin mag-guarantee na mabilis ito, usually po talaga po may pila, pero meron din po talaga mga grupo ng doctors na nagbibigay ng libre assessment. And para din po sa kaalaman po ng mga manonood po natin ngayong umaga, no, meron po rin tayong public schools kung saan meron din po tayo mga SPED centers. So meron din pong early intervention and minsan meron din silang classroom para po sa students natin who are deaf. Ayan, mga andun po yung mga teachers natin. Marunong po talaga silang lahat mag-sign language. Tinuturuan po talaga nila yung mga students natin. And hanggang sa mga vocational po or sa mga adults po natin ng mga estudyante or binata na teenager hanggang sa adults na po. Meron po tayong pre-vocational and vocational po na mga classroom po. And meron po nito sa mga public schools po natin. That's very good to know. Oh, kuya, may tanong po ako. Ate Kim, thank you and Kuya PG. Ito po, tanong ko na rin po sa inyo. No? So, normally po kasi syempre pag parents kayo bago meron kayong baby, 'di ba? Parang wow, I'm so excited, may baby na tayo. Tapos biglang syempre hanggang lumalaki, syempre hindi mo alam kung okay lang naman 'yon, 'di ba? May times po ba na pwedeng medyo may napapansin sila pero parang ayaw nilang pansinin na hindi okay lang 'yon. O how important is it po ba na maaga pa lang na-diagnose na or na-detect na po if we need to address the special needs. So, pero ang hirap po talaga sa like sa Pilipinas. Syempre hindi naman ho karamihan ho, I'm sure yung mga nanood natin hindi naman ho nakasanayan natin na parang pagkapanganak parang kailangan natin ng developmental pediatrician kasi hindi naman po talaga siya paano po ba yan? Parang common, hindi siya common. Hindi po common, opo. Pero I'm so thankful po kasi medyo we're very aggressive on this ano, lalo na po yung napanood ko yung Attorney Wu, talagang na-inspire ko talaga ako. So I really want to know mga sa ating mga experts because I really want to you know to be a blessing also to our mga kapatid na may pinagdadaanan po na ganito. So kayo po mga Ate Kim, syempre may kung may Kuya Kim, may Ate Kim, 'di ba? Ate Kim, Kuya PG,
paano po yun? How important is it to actually address the special needs right away? And paano po natin magagayad ang ating mga manunood na kailangan na siyang i-address? Paano? Sa akin, siguro I wanna, you know, just address yung question. Siguro in a way, kasi ako parent din ako eh. Magulang din ako. I have 4 kids. And ano siya, ang magulang basically, ang pinakauna na ano eh, na parang teacher, parang guide, di ba, ng ano eh, ng bata. And doon siguro sa akin, papasok yung concern ng magulang. Kasi, I don't know, I've encountered na mga magulang na parang walang pakialam masyado sa mga anak nila. Dito sa Amerika, minsan they just give, you know, lahat ng trabaho dun sa mga teacher, sa mga speech therapist, sa mga PT, and then sasabihin nila, wala akong nakikitang progress, walang nangyayari. Kasi wala talaga silang pakialam. So ako, ito point of view ko as a parent din, the parent is the first advocate talaga. Mag-a-advocate para sa mga anak nila. And doon papasok yun, if gaano mo ba talaga gustong mag-succeed yung anak mo? You know, regardless of ano, sa kanyang disability, you want them to succeed in life as a parent, di ba? So, doon papasok yung sinasabi kanina ni Kim. I'm magre-research ako. 'Di ba? Magre-research ako paano ko mabibigyan ng tamang suporta itong anak ko. Paano siya gagaling dito sa area na 'to? Kung wala akong pera, meron ba diyang, 'di ba? Meron ba diyang mga foundation? Meron ba diyang mga tao na pwedeng tumulong? So doon siguro papasok yung pagmamahal sa akin na yun yung pinaka malaki ko na ano na sineshare sa mga magulang ko, kasi at meron akong mga magulang, mga estudyante ko before na hindi talaga nagsasalita, non-verbal nung naging estudyante ko sila. Siguro mga several months ago nag-graduate na sila ng elementary dito, tapos nandun na sila sa regular classroom. Na nung kausap ko yung mga magulang nila, nung nandun sa graduation, nag-attend ako, sabi nila, wow, kung hindi natin nagawa itong mga bagay na ito, siguro they will not be where they are. So sa akin, napakalaki nung pagiging advocate ng magulang for their child, because you know as a parent, you know what's best for your child. Pero yun eh, hindi mo pwedeng imbentuhin yung pagmamahal na yun. Yung pagmamahal na yun sa akin, it really comes from sa ating Diyos, kay God siya. That's yung tinatawag yung agape love, na 'di ba, paglabas ng bata, iiyak lang yan kung anong 'di ba, iiyak, meron sila magta-tantrums or kung ano man, pero what do you give? You give that agape love that God gave you. Na you don't expect anything in return. Mahalin mo lang siya. Mahalin mo lang siya. How can you continue loving this individual that God has entrusted you? So, yun sa akin dun po sa. No, Kuya Jerry, tsaka Kim, bago niyo sagutin yung iba pang tanong ni Tosca, no. Kasama natin ngayon actually mag-asawa na meron silang anak na may special needs. And ako personally, na-witness ko how they loved yung kanilang anak and how they took care and taking care of him, no? For about 30 years, tama po ba? Kaya andito po si Kuya Ron at Ate Alice, ayan, for me. Sila rin po ay nasa US, nasa San Francisco po sila naka-base, ayan. Okay, so Kuya Ron at Kuya Ate Alice, no? Gusto ko lang tanungin, ano po ba yung pakiramdam knowing na biglang na-realize niya na meron kayong anak na may special need? Para po sa akin, parang ganito, nung bago ipanganak yung anak namin, ano, si Matthew, siyempre naghahanda kami ng pagsilang niya, pagdating niya. So, ang naramdaman ko po, para ba kayong nag-impake kayo, pupunta kayo sa magandang lugar, pupunta kayo sa Hawaii, tapos nag-aeroplano kayo, pero pagdating nyo,
hindi sa Hawaii ang binagsakan nyo, kundi nasa Antarctica kayo. Hindi kayo handa. Lahat ng pinapakin nyo, lahat ng gamit nyo, hindi nyo magagamit dun sa kung saan kayo na destinong lugar. Kaya po, siyempre sa umpisa, hirap na hirap kami. Nandun na rin yung kasama na din dun yung pag-discourage sa inyo ng kalaban dahil bago namin maiuwi si Matthew, ano siya eh, mga 20% chance to live siya eh. More than 12 surgeries in less than a few months, tapos he was not expecting to live. Kasama na din dun yung discouragement ng kalaban, para sinasabi niya, huwag ka na mag-ayos, mag-ayos dyan, ba't mo paayusin yung kwarto ni Matthew, hindi mo naman talaga siya maiuwi. Ganun po ang naramdaman namin sa umpisa, pero nangibabaw pa rin yung pananalig namin sa Panginoon. Isang pinangahawakan kong verse sa Bible nung hirap na hirap na kami is that talaga my grace will be sufficient to you. Sa lahat ng kahirapan mo, kapag dadaanan mo yan, nandiyan dyan ako. Wow. Ayan, Alice, ikaw ano naramdaman mo, Alice? Siyempre, habang pinagbubuntis mo si Matthew, kasi normal si Matthew in everything, sa loob ng womb ko, doon lang sa labor and delivery siya nagkaroon ng problema kasi hindi ako na emergency C-section kaagad. So, ang naramdaman ko nung nagkaroon ng problema si Matthew, siyempre, the moment kasi a woman finds out that she's pregnant, you already attach certain dreams doon sa batang yon. So parang, siyempre, ang unang reaction, nag-collapse lahat yon. Parang lahat ng inattach mong dreams o mga yung inaasam mo, inaakala mo, nabura lahat yon. So parang yung sinabi nga ni Ron, siyempre, initial shock, of course, yung pain, yung grief, yung sorrow, lahat na, pati yung anxiety, yun ang unang mga naramdaman ko. Pero later on, as God work, sa emotions namin, sa mind namin, so unti-unti, pinakita ng Diyos kung paano niya aayusin ito lahat. Kasi siya rin ang nagbigay sa amin kay Matthew, siya rin ang mag-provide ng mga solusyon. Yes. Yes, maraming salamat. Kuya Erwin, baka meron po kayong katanungan, Kuya Erwin. Oh, para sa kaalaman ng ating mga nanonood, kasi we have been talking about therapy, those things, medical, you know, diagnosis. Baka akalain ng mga iba kasi na at the end of the road, pwedeng maging normal yan. Is this a lifelong condition or are there some cases na kunyari mga mild cases na nakokorek eventually sa adulthood? Yeah. Oh. Sister Kim, Kuya PG, maybe you can answer the inquiry of Kuya Erwin. Okay po. Thank you po. Actually, isa po yung napakagandang katanungan po, no? So, for example po, no, kunyari ang condition po ay, for example, autism spectrum disorder po. It's a neurological condition po or neurological disorder. So ito po, meron po talaga tayong delay sa ating condition. Kumbaga, delay po sa ating communication. It affects po kung paano tayo makapag-interact sa ibang tao, paano po makapag-communicate. Hindi po siya sakit na pwedeng gumaling. Okay? It's a disorder po. Kumbaga, condition na po siya talaga. Okay? What we can do po is that pwede po tayong magkaroon ng intervention kung saan mas magkakaroon po tayo ng, let's say, training at intervention. Matuturuan po natin ang ating mga anak na kung paano po maging functional sa pang-araw-araw po nila. Kung paano po tayo matututo sa mga self-care natin and then sa academics natin, kumbaga mamamaximize po natin yung potential. But again, it's sa lifetime condition po
ang pagkakaroon po ng neurological disorder, hindi po siya, ay, may sakit yan. Hindi po ganun po. Hindi po, hindi po siya nagdadaan sa gamot. Though other people, they may require, let's say, medical intervention, pero ito po, para po, mas mapabuti yung condition po nila. And I think mas madadagdagan po ito ni Kuya PG po. Yeah, I agree with everything po na sinabi ni ano ni Kim. Siguro just to add ano, totoo yan. It will never leave them. In merong akong mga magulang, kailan siya gagaling? Kailan gagaling ito ano? Ano ko? Or in-expect niya kami ni Kim saka ako, we will make magic, 'di ba, pagdating ng ano after ng so many years. Wala na, magaling na sila. Hindi po, it's a, you know, it's a lifelong journey, pero sa akin it's not a sentence, di ba? It's not something na, you know, that will limit their abilities or kung ano yung mga pwede nilang ano ma-attain. Doon papasok yung ano, yung ano yung mga mabibigay na atin na mga strategies, mga tools for them to function, to succeed in the path that they're going to take. Tulad ngayon sinabi kanina ni Ate Kim, natandaan ko kanina yung sinabi mo, merong mga vocational, kasi merong mga bata na will not be able to really function doon sa normal na ano na higher level na sa society natin talaga. They need our guidance. So doon sa vocational, pwede silang mag-work sa factory na sila lang nagse-segregate ng ano nung pula sa puti. Pwedeng ganun. Or yung ganun, pero they will have a purpose. They will, makikita nila na they're doing something important. So hindi, it will not stop na there na hanggang doon na lang sila. They, you know, wala na silang ma-accomplish, ma-achieve. And doon po talaga papasok yung advocating for them. Kasi mahal natin sila. Alam natin na ginawa rin sila. They're God's creatures and they have something to offer. They have gifts that the society can gain. Prince, tsaka Kim, maganda yung ano yung, di ba, kasi different spectrum, different level of challenges, ganyan, no? Gusto kong matanong si Kuya Ron at tsaka si Ate Alice, what if parang seemingly wala namang ano, no, parang papano yung parang they can really function and they can contribute to something, no? Parang, pero kung sa ganung condition kayo, Kuya Ron and Kuya Ate Alice, ano yung parang reward ninyo having a child? Kasi nakita ko na witness ko yung challenge ni Matthew, no, kasi tumira kami sa kanila so sa inyo, ano nyo makukonsider na ito, rewarding ito, kahit na sabi natin he cannot function the way PG was explaining na pwede mag-segregate ng ano. Ito, extreme na to eh. Extreme na wala siyang ganun eh. Parang ganun, no? Even sa communication, parang naiintindihan nyo siya eh. Pero ako nahirapan ako, hindi ko siya paintindihan. Sineng naiintindihan, ewan ko siguro dahil ano nga siguro, ano, ako yung nakasama niya, napangasawa niya, no? Pero natuwa ako kasi naintindihan niya yung sinasabi. Ako hindi ko talaga naintindihan. Pero sa inyo, ano yung pinaka-reward pagka ganun yung sitwasyon? Ako po, babalik lang ako dun sa sinabi ni Kim tsaka ni Pierre, na tama po yung mga sinabi nila na meron silang kakayahan. They have a way of learning things. You just have to find that way and how they can learn those things. So meron silang nagagawa din eh. At dun sa mga nagagawa po nila, we tend to celebrate every little things that they're able to accomplish. Miski na yung bagong pananalita nila, kasi yung anak po namin nagkaroon siya ng cerebral palsy, so he can't use his arms or his hands or his limbs. 24-hour care siya, 24/7. He's wheelchair bound. So lahat sa amin nakasalalay yung care sa kanya, toiletry, feeding, bathing, lahat.
Pero in all of those things, sa lahat ng kahirapan na, na pinagdadaanan namin, ay reward po sa amin ibang klase, kasi doon kami napalapit kami sa Diyos dahil sa aming situation with Matthew. Sa simula pa, nung inooperahan siya for 5 hours sa kanyang brain, sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung i-aho nyo lang si Matthew dito, sabi ko lang kay Lord, so Lord, makalakpas lang siya, huwag nyo lang siyang kunin, I'll serve you for the rest of my life. Pero hindi ako nagkaroon ng peace po noon. Nung pumasok ulit ako doon sa pagdadasal ko sa kanya, sabi ko, Lord, miski kunin nyo siya, I'll still serve you for the rest of my life. And doon ko lang po naramdaman yung the reward of peace na pwedeng bigay ng Panginoon sa akin. So, isa lang yun. Isa lang yun po sa mga reward na natanggap ko sa kanya sa pag-aalaga sa batang ito. Di na nga siya bata, 30 years old na eh. Kaya yung karanasan namin sa kanya 30 years ago, ngayon na pagdaanan namin, isang reward is pagka nagkakaroon din kami ng mga ibang problema sa bahay or sa ministry or sa kung saan man, sa kanya, medical problem, all we have to do is just look back in our lives and tignan yung track record ni God sa buhay namin, at naiyano kami, naitatawid kami kung ano may pagdadaanan namin. Kasi alam na namin na dinala na tayo ni Lord sa dating karanasan natin diyan kay Matthew. So itong pagdadaanan ulit natin ngayon, kaya na natin to dahil alam natin na dyan ang Panginoon. So, yun po. Isang mga, si Alice, baka may gusto yung dagdag. Yung kay Matthew po, marami kaming, although marami yung pasakit, marami ding rewards kaming nakuha. Kasi like, habang na ma-manifest po yung mga miracles ni Lord sa buhay niya, na-strengthen po yung relationship namin kay Lord, na-strengthen yung pagtitiwala namin sa Kanya. At saka ginamit po yung istorya ni Matthew, yung mga pinagdaanan namin as a family, ganun din po siya. Yung mga victories niya, yung mga sakit na napagaling sa Kanya, ginamit po yung lahat ni Lord para mag-glorify yung name niya. At saka through Matthew's life and yung testimony ng buhay niya, pati yung sa amin, maraming patotoo tungkol sa kay Jesus na naganap, na because of that, maraming naging na-share ng gospel at naging Kristiyano. At saka ang isa pong reward, pati yung joyful spirit ni Matthew, because he is so joyful, talagang nakakataba po ng puso, nakaka-encourage. Maiisip mo na ikaw nga, kompleto ka, you know, somehow, pero nakaka-inspire po talaga yung buhay ni Matthew. At saka you learn to appreciate the little things, kasi at saka uncorrupted siya by the world. So pagka nakikita ko yung mga pamilya, may mga problema sila sa mga teenager nilang mga anak or sa adult nilang mga anak, doon ko lalong naiisip na, ito ang isang kagandahan, kasi si Matthew, pure siya, uncorrupted by the world. Talagang assured ako na alam ko kung saan siya pupunta pagdating ng panahon na kinuha siya ni Lord. Sabi nga po, may kasabihan sa Bible na sa 1 Corinthians 1:27 na God chose the weak to shame the strong. So parang ganun din po, ginamit po yung kahinaan ni Matthew para magamit siya ng Panginoon. That's good. Praise amen, God. Amen. Okay, Erwin, ikaw na. Sorry. Hey, Erwin. Hindi, kaya na-touch din ako sa testimony ni Brother Ron at saka ni Alice. Kasi meron akong small group member. Under me talaga. Meron siyang anak na may Down syndrome. Mahal na mahal itong batang to. He's now mga right about that age, 30 years old na rin. Hindi naman madaling alagaan, nakikita ko.
nakasama na rin namin nung nag-outing kami. Hindi madaling mag-alagaan. Pero yung buong family, talagang mahal na mahal to yung team ang tawag niya. And ever since na dumating siya sa buhay ng pamilya to, the family has really been blessed in every way, physically, mentally, even materially. Yung mga daughters ng aking kwan, small group member, very successful, is somehow everything they touched, prospered eh. So talagang ang iniisip nila, God's blessings is being channeled through teams. So yun. Kaya ako naman din naitanong yung kaninang tanong ko kasi naalala ko yung may movie nung araw, I do not know if you know this, and this is based on a short story. Ang tawag sa movie, Charlie, and nagkaroon ng remake, Flowers for Algernon. It's a beautiful movie. I hope you watch this. Dito sa movie na to, isang tao na may parang ganyan, autism o severe autism, tinulungan siya ng isang doktor who was trying to formulate a cure for this. Somehow nagkaroon ng medicine. Tapos nung in-injection experiment si Charlie, ginawang guinea pig, naging normal siya. In fact, he became a genius eh. And the downside of it though was hindi permanent yung medicine, and after a while nagre-regress siya. Doon naging medyo malungkot yung storya kasi si Charlie mismo kino-chronicle niya yung kanyang development ever since nagkaroon siya ng intelligence. Mas mababasa mo doon, yun yung part na nakakaiyak eh. Yung feeling mismo ng taong ito na nawawala na yung kanyang normal intelligence, bumabalik na siya sa dati. There is a feeling of uncertainty. Pero pagbalik niya ulit doon sa dating condition niya, masaya na naman siya. Anyway, ang tanong ko lang dito is this genetically inherited? Napapasa ba yan from parent? O siguro pag nagkaroon ka ng tita somewhere down the line, napapasa ba sa anak mo? Okay, Kuya Erwin, bago sagutin yan ni Kuya PG at ni Sister Kim, medyo bibitinin muna kita dyan ha, abangan nyo yung kasagutan na yan. Pero bago tayo tuluyang magtapos sa ating programa, hingan po natin ng konti pang mga advice or tips no, ang ating mga kasama ngayon, mga kapatid natin, tungkol po dito sa ating topic. So, unahin po natin si Kuya Ron. Kuya Ron, can you give us additional advice or tips no, pagdating po dito sa topic na ito? Isang tip po na may bibigay ko sa inyo ay sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin, kung kunyari tayo merong anak o kamag-anak na may kapinsanan, always try to put God in the picture and think of the blessings that He has been giving you in those situations, no, sa environment na yon. Dahil meron at meron siyang binibigay. Isang halimbawa lang, 30 years ko ng anak, yung 30 years ng inalaga namin yung anak namin, kailangan ako, umuwi ako ng maaga kasi paliliguan ko siya, bubuhatin ko siya, kailangan kalungin ko siya mula sa wheelchair hanggang bath chair, tsaka sa hanggang kama. Dinadala ko sa taas ng bahay, ng second floor na kinakarga ko. Isang araw na naisip ko lang, Lord, this is such a blessing, because how many people can, or how many dads can say na nayayakap nilang anak nila araw-araw at yung anak nila yumayakap din sa kanila? Yung impuso ko doon, medyo tumaba ng konti dahil alam ko, Lord, maraming salamat dahil minsan sa kapansanan ni Matthew ito, yung pagmamahal niya sa akin, yayakap siya gabi-gabi dahil kailangan mo siyang buhatin eh. At ako naman, kailangan ko rin siyang buhatin dahil yayakapin dahil bubuhatin ko siya. Yung mga binigay na blessing na gano'n ng Panginoon sa aming dalawa ni Matthew,
hindi mapapalitan. So, isang halimbawa lang po yun. So, marami siyang binibigay na blessing sa atin in those situations. You just have to look for it and thank God in all things, even in your difficult situations. Yes. Amen. Thank you, Kuya Ron. Sister Alice, kayo po. Ako naman po, ang isa kong masasabi rin na naalala ko po nung bago pa lang si Matthew, sanggol pa lang siya, tinawag kami nung doktor. At sinabi, you better watch out at baka, you watch out for your marriage. Kasi ang karamihan ng mga parents na may anak na special needs children ay naghihiwalay sila, na apektuhan ang kanilang marriage. So ang payo ko sa mga may mga anak na special needs ay alagaan din nila ang kanilang pagsasama. Kasi talagang kakain ng oras na madami ang pagiging magulang ng special needs children at added stress yun sa mag-asawa. At saka rin, kailangan alagaan ang ating mga sarili bilang magulang, dahil kung tayo naman ang bibigay mentally, physically, psychologically, emotionally, hindi rin natin mabibigyan ng magandang environment yung anak natin na may special needs. So kailangan alagaan din natin ang kalusugan natin at ang spiritual na life natin. At ang masasabi ko rin po na manalig tayo sa Diyos. Meron nga pong kanta, naalala ko kung alam niyo yung kanta, yung Trust His Heart ni Bobby Mason yata yun. Sabi niya doon, God is too wise to be mistaken and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you cannot trace His hand, you have to trust His heart. So yun lang po ang masasabi ko, na magtiwala lang po tayo sa Panginoon na siya ang gumagalaw dito sa sitwasyon na ito. Yes. Amen. Maraming salamat, Sister Alice, no? Dumako naman tayo kay Sister Kim. Sister Kim, any final advice or tips? Okay, siguro una po para po sa mga parents natin, yung mga students or children natin na may special needs, they are given po to special parents. So ako, I strongly believe na si Lord meron talagang purpose sa life natin. Kung bakit po, kasi unang question lagi is why, bakit ako, bakit sa amin? Pero let's look at the positive side, tulad po ng nabanggit kanina ni Ate Alice and Kuya Ron, na marami po talagang blessings na china-channel si Lord. And makita natin na nag-iiba rin po talaga yung relationship natin kay God. So, yun po, special needs children are given to special parents. And ang kailangan lang po talaga natin gawin is that ma-fulfill natin kung ano po yung will ni Lord na ginagawa natin sa Lord. Ayun po. Yes, maraming salamat, Sister Kim. Kuya PG, kayo naman po. Yes. And I'm really so happy that I'm part of this discussion, kasi nga, we have a point of view from a parent, point of view from professionals, and point of view from brethren who see the purpose of why ano yung purpose ng batang merong mga disabilities. And sa akin siguro, just to add on top of dun sa mga magagandang mga suggestion po ng mga tao, is I think having a heart po for these children is it doesn't come natural po. yung kaninang sinasabi po ni Kuya Ron, ni Ate Alice, it takes a lot of patience, it takes a lot of I think kneeling down every day, kasi you will reach your limit po. Kaya minsan meron mga bata po na pumutok na yung magulang, edi na either pwedeng nasaktan or pwedeng nabigyan ng hindi magandang magandang consequence, ganyan. Sa akin,
ang advice ko po as a parent, as a special education teacher po, is seeking and praying for a very good support group para sa anak, para po doon sa estudyante, and for God to lead us to that right group. Kasi malaki po eh, parang community. Kailangan niya ng magandang community that will be there to support him, or her in their journey in life. Kasi meron naman silang purpose po eh. Lahat lutot-lutot po ta sa atin. They have a purpose in life, and we are there as parents and as professionals po to guide them to reach their potentials po. Kasi they're there. Andyan po lahat yan. They have their potentials, and we want them to reach them. Yes. Thank you, Kuya PG. Ha? Huwag ka nga alis, ha? Kasi makakasama ka pa namin. Meron tayong part 2 dito. Okay. Sister Tosca, ikaw, ano ang key takeaway mo dito sa ating pag-uusap ngayon, araw na ito? Ako po, Kuya Jerry, may mga bagong idols na ako talaga. Siyempre, merong American Idol, eh. Kuya PG, just sa Amerika. At siyempre, meron din tayo sa Pilipinas from QC. Siyempre, si Ate Kim, di ba po? Mga idol, thank you po, Kuya PG, Ate Kim. Thank you for sharing your expertise and for having the heart for, you know, ating mga kapatid na may special needs po. At siyempre po, gusto ko rin pong magpasalamat din po sa mga bago ko ring idol. Siyempre, Kuya Ron and Ate Alice, thank you so much for sharing your heart. Sobra po, yak po talaga ako kasi talagang nakakabilib po yung heart po ninyo para sa inyong anak, at nabibless po ko na yung heart niyo po para sa Panginoon. At ito lang po talaga yung key takeaway. Talagang lalo ko pong binigyan ng papuri yung Panginoon, kasi because God is so faithful talaga. Yun po yung talagang nakikita ko po habang nanonood po ako ngayon. So, mga kuya, mga ate, maraming salamat po. Yay! Yes, maraming salamat, Sister Tosca. Kuya Erwin, kayo po! Oo, nagpapasalamat din at ako sa mga guests, si PG, si Kim. Marami akong natutunan sa inyo, very enlightening yung mga information na binibigay nyo. And of course kay Kuya Ron and Ate Alice, no, very inspiring yung inyong testimony. And sabi sa takeaway ko nga doon is, you know, sa buhay natin, plano tayo mga nanampalataya sa Diyos, there's no such thing as accidents eh. Kung yun ang dumating sa atin, it's not really an accident. God has some purpose for you. At natuwa ako nung narinig ko kay Brother Ron, you know, it's a way for God to teach him something, no? Lalo siya napalapit sa Diyos dahil doon. And I think that's one of the blessings nitong pagkakaroon ninyo ng a child with disability. So yun ang natutunan ko. The blessings of the Lord come in many forms, and this is just one of them. Yes. Yes. Thank you, Kuya Erwin. Dumako naman tayo, Kuya Bong. Kayo po. Ay nako, after listening to PG, Kim, Kuya Ron, and Ate Alice, una, for those parents na meron po kayong mga anak with special needs, mga kamag-anak na mayroong special needs, I feel for you. I know that yung fear, worry about the child's pain and suffering, yung kanilang future, dumadaan yan sa inyo. Masakit yan. And sometimes, yung mayroong kang guilt na may limit ka of your ability to protect the child, at saka yung kakulangan to meet their needs, minsan mayroong kang ganung feeling of guilt. At siyempre, nasasaktan ka rin when people criticize or make some form of judgment na hindi lang naintindihan yung mga pinagdadaanan ninyo at pinagdadaanan ng inyong anak. At meron din mga grief na nararanasan kayo, like loss of hopes or maybe dreams na parang meron kayong pangarap sa inyong anak na hindi po parang hindi matutupad. But one thing I understand about the Lord na napakagandang pinadiinan sa atin ni Kuya Ron, let us never remove God from the equation. Katulad ng kantang sinabi rin ni Ate Alice, that we need to trust His heart. Hindi naman siya hindi cruel. He's so good to be unkind. His heart is really for us. Kaya nga ho itong sabi ng Bible, no temptation has overtaken you which is not common to man. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond
your strength and the temptation itself will give you a way out. Kaya ang ganda nung sinabi ni Ate Kim kanina na sabi niya, special children are for special parents. Mga magulang na napakahalaga sa Diyos. Kaya nga, all things work for good for those who love Him and walk according to His purpose. Kaya doon ko nakita ho from the testimony of Kuya Ron and Ate Alice na sabi nila, they became more intimate with the Lord sa kanilang karanasan. So mga kapatid, sa mga nakikinig, sa mga taong nakapaligid na mayroon kayong kamag-anak with children of special needs, napaka-importante yung pahalagahan din ho natin sila sapagkat they were also created in the image of God. Hindi natin alam kung paano, but God brought them to us that we may grow in our relationship with the Lord, that we may understand the love of God. Just imagine na in the eyes of the Lord, tayo yung mga children with special needs, worse than what they are experiencing. Kaya, pero si God gave His only Son, Jesus Christ, to give us a new hope and a new life and a new identity. And I hope na hindi lang ho tayo na-bless sa mga narinig natin, but we too will experience the goodness and the grace of God that we all need. God bless us all. Yes, at siyempre maraming salamat kay Kuya Ron saka kay Ate Alice, kay Sister Alice, no, for sharing their heart and also for showing us God's love, no, to Brother Matthew and to mankind, no, talaga, and for really proving that the Lord that we are serving is a living and a loving God. At gusto natin pasalamatan din ng ating Panginoon sa buhay ni Ate Kim, ni Sister Kim, saka ni Kuya PG, no? Maraming salamat dahil sabi nga ni Kuya PG kanina, no, they are doing this. Actually, this is not work or profession for them, no? This is really love, no, to for other people, especially children with special needs. Kaya we thank the Lord for people like them, no, dahil pinapakita talaga nila ang pagmamahal ng Panginoon sa kapwa. At maraming salamat din po, siyempre, sa ating mga kapatid na nakasama po natin ngayon, ating mga manonood. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. At gaya ng nasabi namin, meron pa po itong part 2, kaya abangan nyo po yan, ha? Tandaan nyo, umaraw, bumagyo, umulan, o kung ano pa. At kailangan nyo ng payong, well, meron po tayong payong, kapatid. Yes, maraming salamat po. God bless. God bless everyone.